Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyong trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang lahat ng kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng buong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Anupat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningan nito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na, may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu?
Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang magniningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaniningan ang lumilipas, higit ang kaniningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang pooy dalanginan, dinig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ang tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mi sila agad. At ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa'y hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ang tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon. Siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ang tunay na banal. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang lahat at ang lupa, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila
sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang hatid po sa ating magandang balita ngayon, hindi po laging mapaniil ang mga batas, reglamento at kautusan. Sa katunayan, may mapagpalayang elemento po ang mga ito. Depende kung makikita natin kung paano ito tinitingnan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Para po kasi sa kanya, ang mga batas noong una pa, ang mga ipinahayag ng mga propeta at ang mga kautusan ay batayan ng magagandang bagay na darating. Ang bagong paraan ng paglilingkod sa ngalan ng pagmamahal, habag at awa ng Diyos. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi nag-shift ng paradigm ang ating Panginoong Jesus. He builds on pre-existing paradigms. Kumbaga, yung sinasabi natin kanina ng mga batas, reglamento at kautusan ay parang isang envelope na hindi pa nabubuksan. Kung itatapon mo ito agad ng selyado pa, ay di hindi mo makikita ang sorpresang napapaloob dito. Ganon din po sa mga kautusan. Napakinggan natin sa dalawa nating mga pagbasa ang paanyayang bumaba mula sa utak patungo sa puso at diwa. Paano natin nasabi yun? Kasi mula sa observance of the letter of the law, iniimbitahan tayo ni Apostol Pablo at ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na sundin ang mga batas sa kanilang espiritu, sa spirit of the law. Iniimbitahan tayong tingnan din yung magtatagal, hindi lamang yung lumilipas. Bagamat hindi naman natin tatalakdan totally yung lumilipas, kundi bibigyang pag-asa lamang ng pangmagpakailanman ang kasalukuyan. At habang nabubuhay tayo sa kasalukuyan, hinahayaan naman nating gabayan tayo nito sa kinabukasan. At ito po ang tutulong sa ating lumago sa kabutihan at sa paggawa ng mabuti, pati na rin sa ating pananampalataya. Ganun pa man, naririyan ang mga batas, reglamento at kautusan dahil meron silang dahilan. Pero kailanman ay hindi nila nabago ang ating mga puso at diwa kung sila lamang. Kung uobserbahan lang natin ang letter of the law, hindi tayo mababago. Hindi nila napaging mabait ang hindi mabait. Hindi sila nakapagdala ng kaaliwan sa mga namimighating puso. Hindi rin nila naalis ang karukhaan, ang suklam at kawalang pakialam. Ni hindi nila napaghilom ang mga damdaming sugatan. Ang gagawin po natin matapos nating tumalima sa mga ito, ang siyang magpapabago sa atin. Ang magdadala sa atin sa mabuti, kung hahayaan po nating himukin tayo nito sa paglingap sa isa't isa, sa paglago kasama ng iba, at sa malwalhating pamumuhay ng hindi para sa sarili lamang.
Ang pagsunod nawa natin, minamahal kong mga kapatid, sa mga batas, reglamento at kautusan ay magdala sa atin sa direksyon ng pagpapakabuti nang hindi sinasagkaan ang trabaho ng Espiritu Santo sa pagpapalambot ng ating matitigas na kalooban. Tulungan nawa tayo ng mahabaging Diyos na makabuluhang isabuhay ang espiritu ng kanyang mga kautusan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa kanya ng buong puso. Manalangin tayo ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. At sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasi upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna ang lahat. Kantog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte quoniam suavis est Dominos, beatus virgis sperat, qui
Speratine. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, qui sperat in eo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nakgawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglayang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nubena sa mahal na ina ng laging saklolo at benediksyon, inang sakdal linis. Magsitayo po ang lahat. Inang sakdal linis, kami ay ihingi sa Diyos sama naming awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuan ipinagdarasal sa kapayapaan ni
sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Magsilog po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtitipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria, tala sa umaga. Magsitayo po ang lahat. Birhen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka, ang iyong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tayo'y ililigtas. Iyong tunggal kami na nanambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang namin mahin at makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kami na nanambitan at ang lupa'y iyong tinapakan. Tulong mo'y lawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Panalangin sa nobena. Magsilhot ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito na tahimik naming idinadalangin. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban.
Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ay ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na Ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ang katarungan ng mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ng kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapala sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating Ina ng laging saklolo. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa amin. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami
katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng samasamang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang mga pananagutan namin sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga ubispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa buong mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng mahal, magsitayo po ang lahat. Birheng mahal, ang
nasa ako'y ano, di na isang kayamanan at uwang na paparam ko. Birheng mahal, ang samukoy ito. Si Jesus na kalungmos sa bisig, ligaya ng buhay ko. Birheng mahal, Birheng mahal, dagat itong buhay. Ang iyong anak ay itanglaw at nang di malikaw. At Birheng mahal, Birheng mahal, ang nais ko ito. Sa hantungan nitong paglalakbay, si Jesus ay magkamtan. Pasasalamat kay Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya. Magsilot ang lahat. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalulugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunubena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyan ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba Ginoong Maria. Ginoong Maria,
Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bendisyon ng Santissimo Sacramento. Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribue quae sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iuiter sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Mga banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng dakilang ina ng Diyos na si Mariyang kabanal-banalan. Purihin ng dakilang ina ng Diyos na si Mariyang kabanal-banalan. Purihin ng banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ng banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariyang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariyang Inang Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Isang bansa. Puspos ng pagpapala sa sakramentong mahiwaga, kaloob ni Jesus sa tingkapay, o kay tamis ng pagsasama, nagmumula sa pagkakaisa, namubukal sa pagsasalo sa iisang hapag ay dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ng lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo.